Good morning, mga partners. Nandito na naman tayo. So, our topic for today is all about goiter. Bakit ito yung napili kong topic? Kasi usually, maraming tao, sa panahon ngayon, nakikita ko pag naglalakad ako, meron silang daladala or merong tumutubo sa lalamunan nila na malaki, na bukol. Na yun yung tinatawag nating goiter. Usually, makikita natin yon sa babae. Pero may mga nakita na rin ako, lalaki, may goiter. Yung iba kasi kapag kapanganak, nagkakaroon sila ng goiter. Meaning, ang naiisip nila, yung pagkapanganak nila, yun ang nagdulot ng kanilang goiter. But actually, according to research, the reason why ba't maraming tao nagkakaroon ng goiter, even lalaki man yan o babae, simply because may kulang. Ano yung kulang? Yung iodine. Kaya, may goiter, lack of iodine. Ngayon, ang tanong, ano ba yung pagkain dapat natin kainin para makuha natin yung iodine at maisupply ito sa ating katawan para mawala yung goiter? Yung iodine, sa wikang Griego, iodes. Sa dictionary, pwede nyo po yan tignan kung meron kayo. Sa English, violet. So meaning to say, lahat ng pagkain kulay violet, gulay man yan or prutas, dapat po yan makain ng isang tao. Ngayon, baka may magsabi, kumakain naman ako ng kulay violet na fruits and vegetables, pero bakit still may goiter ako? Simply because, hindi natin nakakain lahat ng kulay violet. So meaning, kailangan lahat. Meaning, yung mga panapanahon na gulay prutas na kulay violet, makain yun. Mag-sample tayo. Ubas, kaimito, talong, sibuyas, at kung ano-ano pa, yung talbos ng kamote. And then, even yung mga seafoods, meron yung iodine. Kaya, huwag nyong iwasan makakain nun. And then, yung bagay na dapat nating mapansin, bakit pagka wala tayong iodine sa katawan, nagkukos ng goiter? Ganito po kasi yan. Yung utak po natin, yan yung central nervous system. Pag sinabing central nervous system, connected sa lahat sa kanya, yung activity ng buo nating pagkatao. Halimbawa, yung mata, kaya yan kumukurap, kasi yun yung inuutos ng ating utak. Yung kamay natin, ba't gumagalaw, depende yan sa kung ano yung utos ng ating utak. So meaning, kontrolado lahat ng utak, siya yung nagpapagalaw. Ang hindi lang kontrolado ng utak is yung hininga ng tao na dumadaan sa ilong, papunta sa baga, at saka yung tibok ng puso. Hindi kontrolado yun ng utak. So, even yung mga digestive juice natin from the brain, isi-send niya yun papunta sa, halimbawa, yung sa apdo. Bile juice ang tawag doon. O kaya naman sa pancreas, insulin naman ang tawag doon. Ngayon, bago mag-produce yung dalawang organ na yon ng different juices para i-digest yung pagkain natin, magsisend si brain ng command. Ang problem, kapag ka walang iodine, yung command ni brain, dadaan kasi yung dito sa thyroid and parathyroid gland. So kapag walang daladalang iodine, yung chemical messenger, matatrap siya dito. Kumbaga sa isang tao, papasok sa isang kumpanya kung empleyado siya, pag wala siyang ID, makakapasok ba siya? Hindi. So ganun din yung command ng brain. Hindi siya makakapasok papunta dun sa organ kapag wala yung ID. So yun ang sisilbing ID. So meaning, natatrap dito lahat yung chemical messenger. Kaya nagkukos ng paglaki. So meaning, kainin nyo lahat ng fruits and vegetables, especially yung mga kulay violet, at saka sabayan nyo ng food supplement, pwedeng spirulina o kaya naman yung RGGL ng DXN. Marami na po kong hinandel na may goiter. 9 days lang i-challenge ko lahat ng may goiter. Pag walang naging pagbabago, sosoli ko yung pera. So for the meantime, yun lang po na. Pag may tanong kayo, comment lang sa comment section and then pwede nyo ako i-add sa Facebook para ma-address ko yung mga concern ninyo. So hanggang doon lang po. Salamat po. Bye.